Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. A mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito, naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys, no? Itong part 14 na vlog po ni Kalingap Rab kay Rosanne at sa nanay niya. Ito nga po, no? Inumpisahan na po at mabilis po, no, yung paggawa po ng mga karpintero. Dito nga makita natin sa video kung saan nakailang level na po ng hollow blocks. At dito nga po guys, ano, may binanggit po si Kalingap Rab na sumama po talaga yung kanyang loob dahil nga po despite nga po doon sa mga ginagawa po niyang pagtulong ay minamasama pa ng iba. Okay? So panoorin po natin guys bago po natin gawa ng komento. Ito po yun. So ayan, yung kinadara po ano, tapos na. So baka ngayon, mga this week, makabili tayo ng gamit sa bahay nila. At ito pong bahay nila, Rosanne, ay wala po itong sponsor. Lahat po ito ay mula sa ating kinikita sa ating YouTube channel. Pati rin po yung kinanika, yung pangalawang, yung pinagsasabay nating dalawang bahay. Wala po yung sponsor. Lahat po yan ay sa ating sariling kinita, sariling pagsisikap. Yan. Kaya sana po, supportahan nyo po yung ating mga ina-upload. Huwag na po sanang pag-isipan ng masama. Kasi ang alam ko dyan, mga dating kalingap, ay tayo naman ay tinitira. Ano? Nakakapagtaka nga na kasi yung dati nating tunulungan, welcome natin sa ating community. Eh ngayon, tayo naman po yung tinitira. Ano? So sana po ay huwag naman yung masamain. Kasi lahat na ginagawa natin ay para po sa ating mga kababayang naghihirap, wala sariling bahay. Yun nga po ang problema, no? May mga taong matapos mong tulungan, yun pa ang isusukli sa'yo. So nakakasama po talaga ng loob guys, ano? Kahit sino po siguro, no? Sa part ni Kalingap Rab o ni Kuya Bal. Kung saan meron kang i-welcome sa lugar nyo, i-shout out mo para lumaki yung channel nila. Pagkatapos sila pa yung malakas mambas sa kanila. Ika nga minamasama nila kung ano po yung ginagawa ni Kuya Bal o ni Kalingap Rab. Ang hindi naisip guys, ano, ito nga mga bassers ni Kalingap Rab o ni Kuya Bal, dito nga po sa kanilang mga ginagawa, lalo na po yung mga pabahay, ang hindi po nila iniisip magkano po ang gastos niyan, lalo po pag wala kang sponsors. Sa pabahay po ni Kalingap Rab, nag-a-average po yan siya ng mga 400 to 500,000. Hindi kasama ang lupa doon. Kung may lupa, okay. Sagot ng sponsor, walang problema. Kung mayroon mga sponsors, magkano lang po? Okay, swerte na po kung aabot ng 100,000. Lahat ng mga sponsors. So, ibig sabihin, kung halaga po ng pabahay mo is 500,000 o 500,000, isipin mo guys, 400,000, kailangan manggagaling po yon sa channel mo. Siyempre, hindi lang naman po pabahay ang ika nga gagastusan mo. Yung gasolina mo araw-araw, na, since nakapunta po ako ng diet guys, alam ko po kung gaano kalalayo yung pinupuntahan nila. Hindi po yon isang town, hindi po yon isang city lang. Ika nga, bibiyahe ka ng ilang oras. Isipin mo, no, from diet papunta ng Kapalunga halimbawa, ilang oras po yan. 3 hours to 4 hours po na biyahe yan. At magkano po ang gasolina dyan? Malaking gastos po sa gasolina. At dalawang sasakyan lagi po yung dala ni Kalingap Rab. So magkano na yan? Sabihin natin, 6,000 yung dalawa. No? 5 to 6,000 gastos mo sa gasolina. Araw-araw po yun. Maliban siguro pag Sunday. Pagkain pa ng mga kasamahan mo. Pagkain pa ng T-Boys. Okay? Plus yung allowances pa nila, sahod ng staff mo. Pakain mo pa sa mga karpintero, sahod pa nila. O siguro sabihin natin kasama na yan doon sa gastos mo. Nagmahal din po ang material guys. O hindi po biro yung mga gastosin, ika nga, sa mga ginagawa po ni Kalingap Rab o ni Kuya Bal o kahit kay Royal o Malalag, yung mga pabahay po na ginagawa nila. Kaya swerte na lang po, kung marami ang mag-sponsors. Pag wala pong mag-sponsors, talagang mapilitan ka talaga, nakukunin mo sa channel mo talaga. Ngayon, hindi naman po ibig sabihin guys na kumikita ka sa YouTube, ubusin mo na. Although, nasa vlogger naman yun, kung ubusin niya, pwede naman po. Pero siyempre, isipin po natin, paano kung biglang huminto si YouTube? Di wala na. Gutom yung family mo. So, normal lang po yun na let's say mag-iwan ka ng 50%. Actually guys, no, sa isang vlogger, no,
kung magtulong ka sa kapwa ng 50% ay napakalaking bagay na yon. Okay? At ang nangyayari po talaga, hindi lang 50%, minsan 70% ay nagagamit mo po yun na pangtulong. Kasi no choice ka naman. Pagka meron pong pupunta sa bahay nyo, sabi nga ni Kalinga Prab, may mga pumupunta sa bahay nila na nanggaling na din po kay Kuya Bal, no? Nangihingi ng ayuda doon. Pagkatapos pupunta sa bahay niya, hindi mo naman po pwedeng matanggihan. So kailangan mo din po ng abutan ng tulong yung mga yun. Kaya at the end, matapos ang isang buwan, makikita mo, hindi lang pala 50% ang pinantulong mo, kundi inaabot po ng 70% o minsan 80%. Ngayon, siyempre no, karapatan din naman po na isang vlogger na ika nga dapat sahuran po natin yung sarili natin. Parang ano po yan eh, biblical po yan no, kahit yung mga pastor, kahit yung mga pare, kung bakit meron din po silang allowance o parang sahod. Biblical po yan guys, ano, sabi nga, the laborer deserves his wages. Makatarungan lamang na ang trabahante ay bibigyan mo siya ng sahod. Okay, so the same din naman po ang mga pastor, mga pari, o mga charity vlogger. Siyempre, nagtrabaho ka. Trabaho mo na po yan. Okay? Araw-araw ginagawa mo po yan. Lumalabas ka. Nararapat lamang o makatarungan lamang kung ika nga a portion of your income ay gagamitin mo para sa personal mo naman, para sa family mo. Iponin mo man yan o kung ano yung gusto mong gagawin dyan sa pira mo. Karapatan mo po yan. Nakatarungan po yan. Hindi po yan greediness, kundi yan po ay justified po yan. Okay? Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kung pati yun, sisilipin na natin, ay talagang napaka-negative na talaga yung ating pag-iisip. Okay? Kung pati yung tinatabi mo para sa future mo, sa future ng pamilya mo, pati yung sisilipin mo pa, ika nga ay buzzers ka na talaga. Bakit hindi na lang nila silipin, ika nga guys, no, yung mga government officials sa lugar nila kung saan malalaki po ang pork barrel, no, wala nang pork barrel, pero pinalitan po nila yon ng confidential funds. Okay? Down to the barangay, no, lahat po ng mga politician, lahat po yan sila may mga confidential funds. Yun po yung parang pork barrel, no. At yung pork barrel na yan o confidential funds na yan, pagkaalam ko po guys, no, kung hindi ako nagkakamali, hindi po yon ina-audit. Para po yon sa mga projects nila, sa barangay nila, o sa siyudad nila, sa town nila, kung ano po yung gusto nilang project na suportahan. At nakakatulong po yon, siyempre pagdating ng eleksyon, ika nga papugi points. Pero kung may isang politician na kahit na meron siyang confidential fund, pero wala siyang ginawang project sa barangay nila, o di kaya sa siyudad nila, eh nasa kanya po yon. Okay? Kaya nga po doon po sila natitira ng ibang tao. Kasi sa dami ng ika nga pera ng gobyerno na binigay sa kanila o nasa kanilang pangangasiwa, wala kang makitang proyekto na ginawa nila. Makita mo yung mga kalsada sa lugar nila, lubak-lubak. Okay? So yun po ang dapat silipin ng mga vloggers instead na silipin nila si Kalinga Prab o si Kuya Bal o kung sino mga charity vloggers na gumagawa lang naman ng pagtulong sa kapwa. At dito naman guys, ano makikita natin, itong si Rosan at yung nanay niya, ang laki po talaga ng pasalamat nila na natulungan po sila ni Kalinga Prab. Ito guys, pakinggan natin sandali. Pero Nay, masaya ka naman Nay. Okay lang po, masayang masaya po. Dahil nakita na po namin yung matagal namin pinapangarap. Nagkaroon na ng lunas yung pangarap namin na matagal na namin na pinapangarap. Opo. Mm-hmm. Maraming salamat naman po sa nag-espunto sa amin. Mm-hmm. Dahil kung hindi po galing sa kanila at sa inyo po, wala po kami dito ngayon. Ayun, so dito guys, ano, nakita natin guys, yung kasayahan ng nanay ni Rosan. Na sabi nga po niya, ang tagal na pala nilang pangarap na magkaroon ng bahay at sa situation po talaga nila, isipin mo guys, no, nagbibinta ka lang po ng walis tinting, may sakit ka pa. Yung bahay nga nila, hirap nga silang ika nga palitan yung pawid. Eh. Kaya nga tumutulo. Pag umuulan, laging tumutulo kasi walang pambili ng pawid. Okay? Mas lalo naman kung ganitong klaseng bahay. Kailangan po niyang mayroong anak na makagraduate, makapunta sa abroad, magtrabaho, saka po siguro magkapagpatayo ng ganong kagandang bahay at ilang taon po yan.
Samantalang dito, natulungan lang sila ng isang vlogger, no? Dito nga si Kalingap Rab. Napakabilis, may bahay na. At sabi nga po ni Kalingap Ido na siya pong nag-scout, pasalamat siya kay Kalingap Rab. Kasi kung siya lang, no, sa kanyang capacity, no, sa kanyang pagbablog, hindi niya kakayanin na siya yung magpagawa ng ganung klaseng bahay. Ito po guys, pakinggan natin ang sinabi ni Kalingap Ido. Ano yun, san? Anong masasabi mo? At yung na-scout mo, mapapabahayan na. Grabe, nakakatawa. First time ko ito sa na-scout ko na ano, matulungan. At again, thank you kay Kalingap Rab at kala Kuya Bal dahil napagbigyan na ano, matulungan sila Roseanne. At yan, buti at ano, si Kalingap Rab mismo na take over kasi kung ako lang, hindi ko talaga kakayanin. Salamat kay Pinsan. Ayun, so ang laki ng pasalamat ni Kalingap Ido guys na tinulungan nga ni Kalingap Rab, no, noong nilapit nga niya at nag-decide si Kalingap Rab, tinanggap niya na tutulungan niya, iba-vlog niya. Lahat naman po yan sila guys, no, yung mga beneficiaries ng Team Kalingap, bago po yan sila binavlog, siyempre kinakausap din po yan. Kung papayag ba sila na i-vlog and in exchange doon, tutulungan sila. Kasi nga, kung hindi mo naman sila i-vlog, paano ka nga kikita, no, sa channel mo? Doon ka po pinapanood. Okay? At kapag pinapanood ka, doon ka kumikita sa channel mo, doon ka kumukuha ng pantulong mo. So normal po yun. Yun po talaga ang sistema, ika nga, sa isang vlogger. Iba-vlog mo, may nanonood, and then doon ka kukuha ng pantulong. Marami pong mga vloggers, no, na hindi sila nag-charity. Ika nga, pangpatawa, o kung ano po yung ginagawa nila. Minsan mga artista, no, meron sila mga channel na pupunta sila sa mga farm nila, ang lalaki ng views. Okay? Million-million views. Bakit hindi yun ang silipin nila? Sabihan nila, mag-charity ka naman, ang laki ng kita mo sa channel mo. Bakit itong vlogger kung saan, okay, kumikita nga ng million views, pero nakita mo naman, million-million din po ang ginagasto sa kanyang pabahay. Bakit ito yung silipin mo? So ito lang po guys ang ating konting reaction dito nga po sa vlog ni Kalingap Rab, part 14, sa vlog po niya kay Roseanne at sa kanyang ina. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe guys kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel. At paki-like din po ang video na ito para ma-recommend po tayo ni YouTube. At sa mga walang sawang nagsubaybay at nanonood po ng mga videos namin, maraming salamat po sa inyong lahat guys sa inyong laging pag-comments, pag-shares at lalong-lalo na po, no, sa hindi pag-skip ng ads. Ay maraming salamat. At huwag din po natin kalimutan guys na suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab and Atin na Vlogs. At suportahan din po natin guys ang Team Rochelle. At sa lahat po ng mga charity vloggers, mga kasamahan po natin dyan, na gumagawa din po talaga ng paglingap sa mga kababayan po natin. Okay? At sa mga reactors, no, mga official Kalingap reactors, suportahan din po natin guys. At bago ko po i-end itong video na ito, meron na po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.